So ngayong araw, meron tayong itetest na bagong kagamitan para sa pagbablog. Ito yung Moza Mini S. Hindi ito official review guys ha, pero gusto ko lang ipakita sa inyo. Sa mga tao na ina-underestimate ang mobile vlogging, ay hindi po yan biro kahit mobile vlogging. So hopefully, ewan ko kung saan na makarating itong vlog na to. Mapakita ko sa inyo yung kakayahan ng Moza Mini S. Itong video na to, para sa mga mobile vloggers. Tama ba? Mobile vloggers. Mobile. Para sa mga mobile. Mobile. Kahit hindi iPhone X, kahit Oppo something something lang, or Cherry Mobile, basta naka-gimbal, kayang gawin ng Moza Mini S yan. Sponsored ba tayo? Hindi pa namin na sponsored to or something, pero papakita ko sa inyo. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I love. So, hanggang ngayon, dito pa rin siya. Ayun, nakuha pa rin ang gimbal footage. Ang komplikado ng mobile vlogging para sa akin, mas komplikado kaysa sa DSLR. O siguro dahil first time niya lang ginamit to, kaya kitang-kita ko kung gano'n siya nahihirapan. Nangyari, labot ka kay Gab. Nagpa-inception shot pala si Gab. Gab, kung napapalad mo to. Sana nagustuhan mo yung inception shot niya. Kanina pa kami nagpa-pone B-roll. Kasi susunod naman ako naman na magpa-pone B-roll. So anyways, I think it's our turn na kasi end yan na yung vlog niya. Sobrang tambay vlog lang nito. Ngayon lang ulit ako nag-SB. Alam niyo ba yun? Gift check pa. Kasi ang buhay ng isang freelance videographer. Hindi pa biro. Kapag ano ka, bago ka sa... Pag bago ka sa freelance world as a videographer, kailangan sobrang tight mo sa budget. Basta ang point ko lang is, masarap ang mag-phone biro at ang maging isang phone vlogger. Nakaka-enjoy at challenging sa pagkakakita ko sa pinaggagawa niya. Actually, enjoy siyang gamitin. Hindi lang ako sanay mag-gimbal. Hindi lang ako sanay. Ako kasi, alam niyo kung paano ako mag-handle ng camera ko yung 6D ko, di ba? Kasi, whip pan ko siya, ganyan. Eh, hindi ko magawa dito. Sobrang first time kong mawak ng gantong katagal sa gimbal na medyo kabado pa ako gumamit. Pero, ang sayang gamitin. Kung nagpo-phone vlog ako, nare-recommend ko ito. Moza Mini S. Moza Mini S. This is not a Moza review, guys. Not a paid endorsement. Tsaka ano, welcome to the Philippines, where people are stereotyping vloggers as crazy people. Okay, but anyways, ito na yung hinihintay nating moment, guys. Simula kanina, napagka-timelapse. Kitang-kita ko yung difficulties niya sa paggamit nung vlog setup na yun. Pero mukhang nag-enjoy naman siya kasi ako alam kong mag-enjoy din naman ako. Pero ito na yung hinihintay nyo. Phone B-roll at its finest. In 3, 2, 1... Sobrang bag. Pag-inom mo. So ito yung night.
gimbal, siguro naman kasi kung i-edit mo sa Premiere Pro to, madidenoise tong gantong kasing footage. Okay, actually parang nagugustuhan ko na tong gantong setup na pang vlog. Yun nga lang ang concern ko is audio, number one. Audio naman maano eh, madaling ma-resolve yun dahil pwede ka naman magkabit ng DT. Oo, oh, pwede tayo magkabit ng DT D3. Shoutout sa DT, I love you guys. Ito, ganito pala feeling na mag-mobile vlog. Maganda kasi stable, magaan. Pero kung ang usapan is ganito, no? Ano, chest montage? Hindi, ikaw nag-gym ka katulad niya, tapos gamit mo ganito. Mamamontajan mo na yung dibdib mo habang nag-gym ka. Ayun ako. Diba, mamontajan mo yung dibdib mong girl mo. Taga. Yeah, steady tayo, steady. Yun. Baba mo sa chest. Ayoko na. Papagalawin ko eh. Tapos pwede ka mag-arm montage. Eh. Habang nag-dud, diba, ayaw, ano, wala kang trainer. Can't afford mo magkaroon ng trainer. Bubuha namin yung sarili mo pa to. Okay. Wow. Tama ba? Gusto niyo ba tong setup ko ngayon? Simple lang tong setup ko sa ngayon. Wala pa ganong design. Gusto ko lang yung balita na may lights na ako. At sa bukas, baka ito na yung maging, for now, setup natin kapag dating sa sit-down. Okay. So yung ginawa natin today, guys, ay isang comprehensive test pagdating sa Moza Mini S sa field ng phone vlogging. Actually, inaral ko muna maigi gamitin yung Moza Mini S para pagdating sa susunod na video ay official review na yung gagawin natin. Kasi unlike last time, nung unang beses na nag-review ako ng isang gimbal, nagkaroon ng ups and downs. But now, nagkaroon ako ng chance na i-test muna yung product itself. Tignan ko yung mga ups and downs, yung mga quirks, yung mga advantages pagdating sa paggamit ng gimbal ito. Masasabi ko lang din na talagang iba ang phone vlogging. Actually, to be honest, first time ko na matest today. First time ko na matest today, gumawa ng vlog gamit ang phone. Mag-B-roll din gamit ang phone. At siguro dahil sanay na ako maging videographer, at masasabi ko lang na masaya. Una sa lahat, masaya. Sobrang saya. Although may weaknesses pagdating sa phone vlogging, which is nakita ko agad. Ewan ko kung nasabi ko na kanina sa video. But ngayon, uulitin ko. Una sa lahat is low light. Pangalawa, audio. Pero actually number one, audio. Tapos pangalawa, low light. Para sa akin, yun lang naman na nakikita kong weaknesses pagdating sa phone vlogging. Although, isa sa mga advantage, kapag nagpa-phone vlog ka, hindi ka ganong sisitahin ng guard. O, kahit nakakabit yung phone vlog sa gimbal. Talagang, para sa akin, oh, kung magpa-phone vlog ka, ideal na gamitin mo yung gimbal kung goal mo is makagawa ng cinematic shots. Unless na lang kung ikaw yung type ng vlogger na purely comedy siguro or purely dal-dal. If you're not into cinematic shots, okay lang na hindi ka mag-gimbal. But if you're into that, if you want to have more cinematic footage pagdating sa phone vlogging setup mo, I would recommend using a gimbal. Sobrang suwabe, sobrang enjoy. But overall, maganda experience at less color grading. But technicality-wise, when it comes to settings, sobrang dali. As in, hindi mo na kailangan i-tweak. Tulad nito, i-tweak ko pa yung aperture, yung ISO, shutter speed. Makakasanayan mo naman kung may plano ka na mag-improve when it comes to filmmaking. But, overall, technicality, medyo masyashock ka. Wala kang control sa shutter speed, ISO, at aperture. Although, kung bago ka pa lang pagdating sa filmmaking, okay lang. Understandable. I would say na it can do the job. Pero personally, kung ang client mo barat sa videography, papalag yung ganung klaseng setup. Hindi, pero biro, iba yung dulot niya na output. Especially yung nakita niyong footage ay recorded under 4K at 60 frames. Which is, wala akong 4K sa 4K 60 sa M50. Although, ang 4K kasi, iba-iba codec niyan. Ibang 4K ng DSLR quality, ibang 4K ng phone quality. So, medyo lumalaban pa rin. Lastly, ihanda niyo ang sarili niyo dahil may paparating na naman tayo mga videos na masasabi ko importante at part ng journey natin dahil nga lumevel up tayo. At syempre, huwag mo na rin kakalimutan na sumali sa ating giveaway. Hanapin ko na naman yung mic. Wait lang. Ito yung giveaway.
mapapanalunan nyo to. Actually, i-announce ko yung winner pagdating ng 1,000 subscribers. Kaya para mapadali, kailangan ng tulong nyo, share nyo tong video na to. Kung subscriber na kita noon pa lang, way before umabot ako ng 600, 500, 400, ito na yung mic na gamit ko. As in, magandang audio niya. At syempre, ang ating rules, comment down below, hashtag MarsDaily, why do you want this mic? At i-announce ko yung winner. Once nga na umabot tayo ng 1,000 subs, if you wanna help me out, share this video. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Ako nga pala si Marco Mars, and I love this lighting so much. Sana medyo magkaroon tayo ng onting definition when it comes to lighting sa future videos, but I'll be keeping this setup for now. And that's it for today's vlog. Peace out. Dapat iba na yung outro natin eh. Dapat hindi na tayo peace out. I'll see you guys on the next video.